Yan guys, ang ating gagawin. Hanapin natin yung ating eraser. Tama ba ako? Background eraser. Pupunta tayo sa putos. Hanap lang tayo mga idol ng pwede nating i-edit. Halimbawa itong condor parts. Yan. Click natin. Sample lang to guys ah. Yan. Pag nandito na po tayo, ang gagawin natin mga kabukid ay select. Okay, select. Pag nagpula na po yan, ibig sabihin yan na yung ating kukuning picture. Click natin sa check. Ayan guys, parang wala lang no, pero nakat na po yun automatic. Ang ilalagay po natin ano niya, background niya. Kung halimbawa kayo ay mayroong gustong ilagay na background na para sa inyong thumbnail at ipapatungan lang po ninyo ng inyong picture katulad nitong sa akin, ay dapat ang ilagay nating ano background ay itong stripe na to, itong PNG. Click po natin to. Yun guys ah, take note, kapag meron po kayong nais ilagay na background, mas magandang background para sa inyong thumbnail, PNG lamang po ang inyong pipindutin. Yan yung stripe na yan. Pero kung halimbawa wala naman po kayong nais na background na nagawa na para sa inyong thumbnail, pili lang kayo sa, dito sa mga nakalagay dito. Ayan. Halimbawa guys, ito. Ayan, loading pa. Wala atang load. Loading ako guys. Ayan lang. Yung video 1. Try natin kung magbabackround siya. Pero yun guys, na cut na to kanina. Automatic na yun. So guys, ayan, ayaw mag-loading. So ang gawin natin, dahil meron po akong sariling ginawang thumbnail. Ayan. Ayaw guys, ayaw loading. So balik tayo sa PNG lang tayo. Ayan. Ayun. Ito na. Ayan na guys. Zoom lang natin siya kung gano'n yung gustong kalaki. Ayan. Ayan. Kung na gawa nyo na to, ibig sabihin ito guys, wala nang background yung stripe na yan, magiging ano po yan, black ano lang, 00 background na po yan. Pre na po yung inyong background, mamaya ilalagay lang ninyo itong photos. Save natin guys. Yan, save, back to home tayo. Hanapin natin yon kung nandito na nga, save na. Ayan. Actually guys, mayroon akong mga na provide na ano, na mga zero background. Yan. So nating step, punta tayo guys dun sa after natin mag background eraser. Mag background erase. Mali yata ako ah. Ayan. So natin yung step ay punta tayo kay kay PixArt. Yan. Punta tayo dito.
second step na to, guys. Second step na po ito, mga kabukid. Click natin yung PicsArt. Yan. Madami po akong application na pag madami po akong application pag ako ay nag-aano eh, naggagawa ng thumbnail. Hindi ko alam yung iba, wala ko lang, baka yung iba maalwan ko makapag provide ng thumbnail kasi magaganda yung mga editor nila. O, kasi baguhan lang pero may knowledge na pong konti, kaya share ko lang sa inyo. Ayan, click po natin yung plus sa baba, yung kung live violet. Ayan, hanap po tayo dyan, hanap po tayo ng background. Ayan, click natin itong mga sombrero gawing kanan. Ayan. Ayan na po. So, gagawin natin ay hanapin natin yung ating add photos sa baba. Ayan. Click natin. Ayan. Punta natin yung zero background natin. Ito yun. Ayan. Select natin yan. Ayan na, guys. Zoom lang natin siya. Ayan na. So, ilagay natin yan. After natin may ilagay yan, i-click natin yung check sa taas. Excuse me po. Yung sa taas, guys. Click. Para hindi na siya magalaw. Ayan. Okay. Tapos, medyo maingay na yung mga sakyan dito sa amin. Hanapin natin, guys, yung ano ba yun? Brushes. Ito. Ayan. Click natin yung pin. Ano, yung pinang ano niya. Talim ng ano. Ng bullpen natin gagamitin. Ayan. Tapos, ano, guys. Ano kayo magandang kulay? Pili lang kayo dito. Halimbawa, ito. Ito. Ayan. So, pag ganyan na, guys, napindot na nyo, napunin nyo. Bubulol na ako. Napunin nyo itong kulay na gusto nyo. I-zoom naman ninyo yung inyong photos. Zoom natin ng todo. Ayan. Dito po tayo magsisimula. Ayan. Lagyan natin ng guhits sa ano natin. Sa tabi ng ating mga damit. Ayan ang ating ano pala. Ng ating ano whole picture. Parang malaki, guys, ah. Ulit natin. Malaki masyado yung ating ano. Ayan. Pinya to. Zoom natin ulit. Ayan. Sa paggawa, guys, outline ba to? Hindi ko alam kung tawag dito. Basta sa paggawa po ng ganitong klaseng pag-i-edit, hindi na lang po kailangan ng isakto nyo sa tabi. Kahit na lang po yan ay ano, magsobra-sobra, ang malaga makita po yung linya na to. Pero kung mapiperfect po ninyo, mas maganda. Mas magandang tingnan sa mga viewers natin. Ayan, guys, ah. Yan, uli. Natitingnan nyo, hindi pa ako ganong sanay. Yan. Aha. Teka. May mali ako dun sa aking... Yan. Ang pangit. Ulitin natin. Yan, guys. Zoom natin ang todo. Tandaan po, lagi nyo iso-zoom para mas mano yung ano niya, kuha yung saktong background guhit. Yan, pangit. Ulit tayo, guys.
Ito yun, ito yung hindi pa ako magaling. Ayan, diba? Ayan guys, ang next natin gagawin ay maglalagay po tayo ng pangalan. Ayan guys ha, ayan, tapos na yung linya nating ginawa. Ayan, di ba? Tapos na. So natin gagawin ay lalagyan natin guys ng title. Halimbawa, ang title ng ating vlog ay wait lang. Hindi ko pala nai-click guys yung text. And click po natin yung text, siyempre, bago natin ilagay yung title. Hindi natin may lalagay yan kung natin ito i-click. Ayan. Ito ating title. Ano ito yung maganda? PCP air tank. Air tank. Unboxing. Unboxing. Ayan. Click natin sa gawing kanan, ng gawing kanan sa itaas. Ayan na guys, pumunta na dito. So pagdating dito, zoom natin ng kunti. Ayan, depend kayo na po yung bahala mag ano ng ano, maintain ng gusto ninyong letra, o kaya maglagay ng gusto nyong laki ulit ng letra. Tapos pag nandito na to guys, medyo yan, hindi natin lagyan natin ng kulay. Wait lang, mas maganda siguro guys kung kung punt muna ang ating gagawin. Yan guys, una punt muna. Yan, hanap tayo ng punt na maganda. Itong isa, itong Sigmon PCP. Ayan guys, ito. Sunod, yung background, yung stroke. Ayan, hanapin ang magandang kulay ng stroke sa puti, sa ano, dapat kalaban ng puti. Halimbawa ay dapat walang kakulay guys, dapat kakontra nila. Halimbawa orange. Ayan, kung gusto po ninyong palitan pa yung color ng ano, nasa loob, hanapan nyo na mas magandang kombinasyon, pwede na po. Always available yung palitan. O yan, pwede yan, no? Ayan, maganda yung puti na lang, yung medyo puti. So yan guys, after nyan, yan, okay na yan guys, pwede na to, pwede na tong pang thumbnail. Yan, tapos kunyari, lagay tayo ng cool out. Siyempre, pwede tayo maganda ito. Lagay natin ng ano, nakalagay dito ay magkano ang presyo. Yan, ganyan. Tapos i-okay natin, lagay natin ng kulay kung anong magandang kulay dito. Ayan. Diba, ganito. Ito. Black. Pangit naman ng black. O kaya ito na lang guys, mas maganda yata ito. Puti. Ayan, puti. Bawa yan guys, nakalagay. Pwede natin itong paliitan. Ayan. Pag ito guys okay na, nalagyan na ninyo ng gunto. Simple lang to guys, napakasimple lang po nito. Ayan, i-click natin to guys. Click. Yun, taas po yun.
yung checks sa taas. Ayan, so pagkatapos nito, wala na siguro tayong ilalagdag. Ayan, okay to guys, maganda nang tingnan. Ayan, i-click naman natin yung ano, yung ating arrow sa taas sa gawing kanan, yung may bilog na puti. May bilog na puti. Hindi ko alam kung matag dito eh. Basta ganun. Click natin. Ayan. Tapos, done lang po yan. Done. Nalabas yung save. Save natin. Ayun. Tapos, ang sunod, pangatlong step natin guys sa paggawa na lang thumbnail. Back natin to. Nga pala guys, tandaan nyo, kapag kayo'y gumagawa ng thumbnail, dapat sakto yung sukat para pag-upload nyo sa thumbnail ng YouTube, makita yung in-edit ninyo. Kasi minsan ako nag-edit ako, hindi ko pa madami din ako pinagdaan ng ano, i-invento kung paano mag-upload ng thumbnail na mas maganda, tapos ayon doon sa hinihingi na sukat ng YouTube sa pagdating sa thumbnail. Kaya yan guys. Ang final natin na gagamitin application, proceed na tayo doon para mas makuha yung tamang sukat ng thumbnail. Ito yung hindi na latest application, pero the best pa rin po para sa akin. Ayan, hanapin natin guys yung thumbnail. Ito, click thumbnail maker 2020. Ayan guys, nakakuha na naman kayo ng idea kung paano mag-edit ng thumbnail. May mga application na rin akong ibinigay sa inyo, pinakita dito. So sundan lang po nyo yan at gawin lang po ninyo. Ayan, dito na tayo. Let's go guys. Final creating the thumbnail. Ayan, create banner. Ayan, ayan na, lalabas na po dyan mga ratio nga lang ba to? Ratio lang tawag dito eh. Ayan, click natin yung YouTube thumbnail. Ang ratio po nito ay, hindi ko alam kung ratio. Itong pangalawa, itong YouTube thumbnail 1280*720. O sa madaling sabi, 1280x720. Yan, click natin. Yan guys, ang lalabas. Hanapin po natin yung ating ginawa kanina sa second apps natin sa PicsArt. Ayan. Hindi na po tayo guys dadaan, babalik dun sa ano, sa background eraser. Kasi yung background eraser po na yan, kukuha lang tayo ng tao o yung bagay na pinipresent natin na para sa vlog, sa ano natin, sa thumbnail natin. Halimbawa, ayop. Ano natin, i-background erase, or bagay na i-background erase. Yun lang po natin gagamitin. Kaya nauuna pong gamitin yung background eraser para makapag-provide tayo ng isang items or person, items, bagay na ilalagay natin sa background na ating gustong ilagay. Yan, let's go guys. Click natin yung image, then gallery. Yan, ang dami naman gallery nito. Gallery again. Yan guys, ayan mga kabukid. Ayan na po, ating hahanapin na yung ating ginawa sa pangalawang application na ano natin kanina ginawa. Ito,
Ito guys, sa PicsArt natin. PicsArt. Nabubulol talaga ako. Click. Click. Ayan. Iba ito yun guys. Ayan. Makita nyo. PCP Air Tank Unboxing. Ayan lang kaya sa taas. May tanong. Magkano? Iba, click natin. Click. Ayan. Tandaan nyo guys, ah, yung click nandun lang sa may gawing itaas ng itaas yung check po. Ayan. Sundan lang po nyo yung aking ginagawa. At kahit kunti pong kaalaman, may makukuha po kayo dito. Siya nga pala guys, kung hindi pa po kayo nakapag subscribe sa aking channel, wag lamang po ninyong kakalimutan kalampagin ang aking bell. Lagay natin sa all at syempre like and subscribe. Then kung gusto po at willing po kayo, mag-comment po kayo kung sakali may katanungan. At isa pong maraming maraming salamat. Ayan guys. So na okay na, nalagay natin 'to yung ano napalakin natin 'to. Ayan. Right click natin. Click natin dito, hindi manin mouse, right click. Ah, hindi, ito guys sa taas na may check na, may arrow na check. Pindutin natin 'yon. Ayan. So lalabas 'yung ganyan. Pag lumabas na po ito, ibig sabihin i-resize ulit natin. Ayan. Isakto lang po natin dyan kasi ito po yung manual na sukat pagdating sa thumbnail. Yung pagdating naman kay ano, kay YouTube, ito rin po ang sukat nun. So guys, yan na. Up. Ayan o. Yan naman may ano po yan, mayroong synchronize. Ayan. Makikita nyo kapag pumula yung cross sa gitna, ibig sabihin nakasintro siya. Then pagkatapos po nyan, i-click natin tong parang memory card sa may gawing itaas sa kanan. Ayan. Save design. Ayan, nag-save na. Para sure, save image. Ayan. Back to home. Ayan guys. Paano natin malalaman guys kung okay na yung ating ginawang thumbnail? Una, verify natin doon sa gallery natin kung naandun yung ating final na ginawa. Ito. Magiging dalawa po yan mga kabukid kasi ito gawa na natin kanina doon sa PicsArt. Tingnan natin yung ano niya, details niya. Ang details niya ay meron siyang 1.79 MB yung una yun guys. Itong final natin, ang details niya ay 0.96 MB. Ito yun. So yeah, sa dalawang guys na mamimili kayo dyan, pero alam ko kung hindi po tumugma itong isa doon sa sukat na halimbawa itong ano, itong 1920 by 1080 yung isa ay ito dito, hindi ito yan, 12 by 720, ito yun. Ang pagbabas yun siguro natin dito guys, yung ano, yung 1280 by 720, hindi itong 1920. Parang mas maliit eh. Ayan. Para ma-sure natin, lagyan po natin ng pangalan tong 1280. I-rename natin. Rename. Final. Lagyan natin final. Final. Ayan. Makikita po natin yan dun eh. Back to home. Then, open po natin yung ating data. Tapos punta po tayo sa YT Studio natin. Tingnan natin kung kasya siya
at pwede siyang i-upload. Yan, may mga nag-chat na sa akin. Dahil ko talagang ka-chat mate. Ayan guys, punta tayo dito sa ating ano. Ayan, hapay ng mga videos na tinalagay ng limbawa. Yung ating ginawa na yun ay dito natin ilalagay sa ito sa 4,500 PSI guys. Click natin. Ayan. Nagsilabasa na yung mga ka-chat ko. Ayan, edit lang po natin to. Tapos yung image. Ayan. Ito sa change. Tingnan natin yung ating ginawa. Ito yung isa. Ayan. O yan guys, sakto lang siya. Tama lang siya sa sukat. Okay, itry natin yung isa, yung isa, yung isa. Itry natin po yung isang ano. Ayan. Pwede rin naman po pala yung isa, yung sa PicsArt. Kasi alam ko itong background natin doon ko rin dati kinuha sa thumbnail kaya kasukat din siya. Ayan guys, select nyo lang po ito. Pero hindi ko po ito sisilect kasi meron na po tayo ano. Tag dito. Meron na po tayong nakalagay dito pa thumbnail para dito. So, thank you guys for watching and don't forget subscribe ang aking channel at kalampagin ang aking bell button, ilagay lang po sa all. Ayan, all lang po ninyo at like. Salamat po. And God bless.